Hey Grodies! Welcome back to my channel. So, for today's video, is gagawa tayo ng nakita ko lang sa Facebook na DIY Dalgona Coffee na lahat ng mga ingredients is makikita nyo lang sa mga bahay nyo. So, pagpasensyahan nyo na kung ngayon na nga lang ulit ako nakapag-upload dahil nasa kasalukuyang enhanced community quarantine tayo niya at maiwasan na ma-boards. Ito nga guys, isi-share ko lang sa inyo dahil bored na bored ako, wala akong magawa ngayon. And meron kaming konting mga activity sa school pero siguro next time na yun. So, ayun guys, gagawa nga ako ng Dalgona Coffee, which is yung nakita ko lang din sa, nag-viral sa Facebook. Kasi naka-curious gawin, anong lasa? Lalo na yung mga ingredients dito is makikita nyo lang sa loob ng ref nyo or sa bahay nyo kung nag-i-stock kayo. So, excited na ako i-share sila sa inyo and gusto ko na rin matry to kung okay nga ba to. Baka naman nag-viral lang to for nothing. Pero, yan, excited na ako i-share sa inyo and papakita ko rin sa video na ito yung ibang mga ginagawa ko ngayong enhanced community quarantine dahil sobrang boring kung ano na nagagawa natin. So, ayun guys, bago muna pala tayo mag-start, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to click the subscribe button down below and also you may consider clicking the notification bell para ma-notify ka if ever na mag-upload ako ng another video. So, let's go guys! Without further ado, let's get started! So, ang unang ingredient natin guys is instant coffee. So, hindi pwede yung 3-in-1, kailangan classic or barako or puro yung gagamitin yung kape. So, kumuha lang ako ng teaspoon na 2 scoop. And then, ganun din sa sukal or white sugar, 2 teaspoon din yung aking ginamit. Pwede naman tablespoon, pero konti lang kasi yung kailangan ko. Kaya okay na yung teaspoon. Next, kailangan nyo rin ng mainit na tubig, 2 teaspoon din. Kailangan proportion lahat ng ingredients. After that, kuha kayo ng panghalo or ng whisk. And dito magkakasubukan guys kasi kailangan ng pasensya nyo dahil sobrang matagal yung gagawin nyong paghalo dito. Kailangan matyaga kayo. Ayan, so haluin nyo lang ng haluin. I think nagtagal ako nito mga 8 to 10 minutes siguro. Pero kung meron kayong electric mixer, mas maganda and mas mabilis. Ayan, so naka-timelapse na yun guys, sabi nilisan ko na siya kasi medyo natagalan din na sa paghahalo. Napapansin nyo yung ating consistency is nagiging golden na yung kanyang color. And kapag habang yung tumatagal yung inyong paghahalo is tumitigas na rin yung consistency ng kape. Kapag napapansin yung medyo intact na, pwede na yan guys. So kuha na kayo ng mahiwagang baso at kunin nyo na rin yung inyong milk. So, itong akin is kahit ano namang brand yan, guys. Basta gatas. Pwedeng bare brand, templahin nyo na lang, ganun. So, ayan. Narealize ko, guys, hindi pa pala natin lalagay yung gatas. Kasi may naisip pa akong kineme. So, kukunin ko lang yung aking ginawang coffee mixture. And, ayan. Mag-scoop lang ako sa back ng aking teaspoon and ilalagay ko lang sa gilid ng aking bote. Ano ba yun? Baso? Anong bote? So, ayan, nilalagay ko lang parang drip-drip kunwari, kineme. And, yan. So, optional naman yan, depende na lang sa inyo. Pero, parang wala rin sense yan sa huli, tingin nyo. So, ayan, lagay na natin yung ating gatas. Huwag nyong masyadong punuin. Dapat yung sapat lang. Ayan. So, okay na yan. And then, kukunin nyo na ulit yung ating coffee mixture and ilalagay na natin siya sa ibabaw ng ating gatas. So, kung mapapansin nyo, medyo thick yung ating consistency. Huwag kayong mag-alala guys kasi hindi yan lulubog. Ayan o, kung mapapansin nyo, pagkadikit pa lang niya dun sa gatas natin is parang nag-harden na siya or parang tumigas na siya. Kaya huwag kayong mag-alala hindi yan lulubog. Ayan, okay na. Tara, ito na ang ating Dalgona Coffee. Itsura niya guys, and ayan. Natikman na natin siya. Hi guys, singit ko lang tong video na to kasi alam kong maraming magtataka sa inyo bakit mapapansin nyo sa video is nag-iba yung baso. Kasi guys, yung video ng tutorial ko na may ingredients, yung mga ganon, basta yung tuturo ako ng video
is pangalawang beses ko na siyang film dahil yung unang pagkaka-film ko dito is hindi siya makita at hindi siya maayos, kaya inulit ko lang. So kung itong video na or yung baso na makikita nyo kung saan titikman ko na siya is ito talaga yung pinakaunang video ko. And yeah, so para lang avoid confusions, para alam ko kasi marami magtataka bakit nag-iba yung baso. Pares na pares yung process na ginawa ko, gusto ko lang linawin. And guys, so usually dito lang naman ako tumatambay sa terrace namin and titikman na natin to. So okay naman yung lasa niya, hindi naman siya sobrang mapait, although naglagay ako sa ilalim kanina. Pero ngayon, nag-melt na siya. So, hindi naman siya ganun sobrang mapait. And, lasang-lasa mo yung milk. So, depende na lang sa inyo kung yung gatas na pinili nyo is matamis na matamis o hindi. Pero, prefer ko na okay na rin yung milk na ginamit ko. Siguro, kailangan haluin to. Haluin ko lang, wait lang. So, kailangan natin siyang haluin kasi nag-separate yung gatas tsaka yung nasa ibabaw. So, ang nangyayari is, more on ang natitikman ko lang is yung gatas. Kaya lang parang kahit haluin ko, hindi pa rin siya nag-ano. Ayun, ayaw niya dumikit. Pero try natin ulit. Much better. Para siyang ano, sa Starbucks. Parang ganun. Basta may natikman na akong ano, coffee lang sa Starbucks. Tapos parang ganun din siya. Although pare-pares lang naman kasi yung mga kape, iba-iba lang ng timpla. Pero sa akin, dun sa paghalo ko ng matagal, I think worth it naman siya kasi masarap siya and parang medyo kakaiba kasi siya. Hindi siya yung katulad ng mga coffee na 3-in-1 na nitimpla lang natin. Pero ito, parang may something kasi sa kanya na parang ang sarap, ganun. Yeah, so kung tatanungin ako if mare-recommend ko ba siyang gawin or paggastusan ng oras, I think okay naman siya. And wala namang mawawala kung bored na bored talaga kayo, di ba? Maghahalo lang naman kayo ng kape. Worth it naman yung pag-try ko sa kanya. Kaya kung ako sa inyo, kung meron kayo ng mga ingredients na ginamit ko dito is, mararecommend kong itry nyo rin siya. Pasensyahan nyo na guys kung medyo maingay kasi may mga sasakyan na dumadaan dahil main road yung dito sa harap namin. Pero ito pa yung isa sa mga ginagawa ko kapag wala akong magawa dahil nga enhanced community quarantine, bawal yung pag-alagala sa labas. So, dito lang ako dumatambay sa aming balcony or sa aming terrace. And then, since maganda yung, ayan, ang ganda ng bundok sa harap. So, ang ginagawa ko is kinukuha ko tong camera. And ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ako nang i-stock sa bundok. So, ilalapag ko lang saglit. Ayan guys, so, ang ginagawa ko, kinukuha ko tong camera ko, which is yung Fujifilm. Kasi, yung ano nito, yung zoom niya, sobrang layo nung nararating. Kaya i-share ko sa inyo kung paano ako nang i-stock dito sa bundok sa harap namin. So ayan guys, nakikita nyo, ito yung camera. And kapag zoom natin to, as in, ang layo nung nararating niya, pati yung mga nandyan, dumadaan, nakikita. So, gagawin ko. Ang dami kasing kable, nakakainis. Wait lang, ayusin ko lang. So, ayan yung bundok. At ito yung ating camera. And, ayan. So, pag nangistock ako sa bundok, zoom ko lang siya. As in, pati yung kitang-kita. Ang nakikita niya yan. Parang yung mga halaman. Siyempre, malabo na, medyo malabo na yung kuha niya. Ang layo na nung nazoom niya. Pero okay naman. Ayan. Imagine. So, kukunan ko to ngayon and ipa-flash ko na lang dito sa screen yung makukunan ng aking camera. If you like this video, don't forget to click the thumbs up button down below
And yeah, kung meron kayong mga video suggestions, huwag kayong mahiya mag-comment dyan sa comment section down below. So maraming salamat guys sa mga nanood. See you on my next video. Bye!